Maganda rin yung makakagree na hindi ganong busog yung inahin natin pag mga anak dahil para mabilis lumabas yung biik. Hello mga kagre, welcome back to my channel. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Yan. Mga anak na siya makagre, sa hindi pa nakakaalam kung ano yung palatandaan na malapit ng mga anak ang inyong baboy. Ito mga kagre. Unang-una mga kagre, magbilang kayo mula nung pagpakasta sa inyong mga inahing baboy. Magbilang kayo ng 114 days. Possible siya mga kagre na mag-minus kayo ng 6, 108, magbabantay na kayo sa inyong mga inahin ninyong buntis dahil yan yung mga anak. At sa 114 days mga kagre, mag-plus kayo ng 4, 118 days, possible na ganun or hahaba pa. Ngayon mga kagre, bigyan ko kayo ng tips na kung ano yung mga palatandaan na malapit na silang mga anak. Yan. Ito mga kagre, papakita ko yung inahin ko sa inyo. Yan, ito. Yan mga kagre, yan si Blissy. Tinali ko siya mga kagre para hindi siya ganong ano malikot. Yan. Yan mga kagre. Ito pala yung inahin ko na to mga kagre mula nung pagkasta ay 111 days ngayon, ngayong araw na to. Yan. Lagi siya nakahiga at unang-una mga kagre, ang titingnan nyo mga kagre kung may lumalabas na puti. Yan, galing sa ari nila. Yan ang maga. Yan sa akin mga kagre, parang yun, may puti. Tapos, pag may lumabas na puti mga kagre, yun, at inaantay ko lang mga kagre na may tatai siya ng maliit, yung parang tai ng kambing. Yan. Tumain na siya ng ganun mga kagre, ay oras na lang yung aantayin. Pero ngayon mga kagre, bago doon, yung isa pa nating palatandaan na madali na siyang, malapit na siyang mga anak, ay ito. Yan mga kagre, yan. At dito sa didi nila mga kagre, yan. Makapansin nyo. Yan. Yan, ito. Yan. Pag pinisin nyo yung kagre, tingnan nyo mga kagre, kita nyo. Yung may ano siya. Yung may lumalabas na ng gatas, marami na. Tapos, tatalsik na siya mga kagre. Yan. Ito. Kita nyo yung mga kagre. Yan, marami ng gatas. Yan. Yan mga kagre, oh. Yan, marami na. Yan yung isa pala tandaan mga kagre, pag tatalsik na yung gatas niya, ibig sabihin mga kagre, araw na lang or oras. Yan. Pag ganito na yung biik, ito na yung inahin nyo mga kagre, pag ganito na yung sitwasyon mga kagre, ay huwag nyo na itong iiwan or pwede nyo iiwan pero maya-maya titingnan nyo. Yan. Maglakad-lakad siya para hindi siya mapakali. Yan. Depende rin yan sa baboy mga kagre. May mga baboy naman na mabait. Eh, tulad itong baboy ko. Yung inahin na mabait siya. Hindi ko lang alam mga kagre kasi ito ay unang anak pa lang niya ito. Unang pagbubuntis niya. Tapos mga kagre, pag alam nyo nang malapit ng mga anak ng inyong baboy ay huwag nyong pakakainin ng marami. Pakunti-unti lang mga kagre, or kung may dahon-dahon kayo sa inyo, dahon ng malunggay, madre di agua, o ano pa man mga kagre, pwede nyong ipakain. Maganda rin yung mga kagre na hindi ganong busog yung inahin natin pag mga anak dahil para mabilis lumabas yung biik. Yan. Ito mga kagre, time check. Alas 7 na ng gabi. Yan. Pasintabi sa mga kumakain. Yan mga kagre, mga anak na yung ating inahin. Yan, siguro. Dahil nakitaan ko siya mga kagre na may mga lumalabas ng ano, parang white blood or kung sa Bisaya pa, pangagian. Yan. Ito mga kagre, ibabantayan natin to. Baka oras na lang or ngayong gabi na to, mga anak na ito. Yan, antayin natin. Relax lang yung biik na ano natin. Relax lang, mabait siya. Ito muna mga kagre, dahil wala akong kuna, ito yung muna ginawa ko. Banyera, nilagyan ko ng sako, nilagyan ko ng damit. Saka yung mga gamit natin sa panganganak, yan. Yan yung baboy natin. Mas ready tayo ng higaan dito. Yan. Dito natin babantayan. Yung magamit. Mga kagre, hindi na mapakali yung
inahin natin. Ayan, mga kagre. Tumatayo siya, humihiga. Ayan. Ayan. Hello mga kagre, time check mga kagre. Alauna, imidya ng madaling araw. Good news mga kagre, hindi ko na nakuha na ng video yung kanina paglabas. Ayan, may tatlong biik na tayo. Mga kagre. Ayan. Sisigla nila ako, tatlo. Wow. Praise God. Alamin lang natin yung chan mga kagre. Mabait naman si Blazy. Ayan, Blazy. Okay ka lang. Sana hindi magtagal. Hindi magtagal lalabas na yung pang-apat. Ayun mga kagre, parang nahihirapan yung nahihirapan si Blazy mga kagre sa ika-apat. Isang oras na mahigit. Naghanda na ako mga kagre ng ano. Ayan. Alcohol at baby oil mga kagre. Maya-maya kung hindi talaga lumabas yung pang-apat, papapasabak na dito mga kagre sa dukot mga kagre para iwas na di mamatay yung biik sa loob ng tiyan. Kailangan tulungan natin pag hindi talaga lalabas mga isang oras kalahati. Makita nyo naman mga kagre na panay-iri siya pero hindi lumabas. Yan, kailangan na natin tulungan. Mga kagre, apat na. Dinukot ko mga kagre yung pang-apat kasi nahirapan yung biik natin kasi isang oras na mahigit. Yan, tinulungan natin yung inahin. Yan, nakalabas na yung pang-apat mga kagre ito. Ayun mga kagre, alas 4 na natapos na mga anak yung inahin natin, yan. Tapos na si Blazy mga anak. Bali ang una niya, ang anak niya mga kagre ay siyam pero patay yung isa mga kagre yan. Patay na paglabas. Yan, pero yung walo, buhay mga kagre yan. Yan ang lalaki nila, masisigla sila. Hope mga kagre ay mabuhay to lahat. Maraming salamat sa Panginoon. May walo tayong buhay. Hindi na masama ito mga kagre dahil ito ay panganay. At masasabi ko mga kagre na tapos na ang mga anak dahil lumabas na yung inuna niya. Ngayon mga kagre ay yung iba pinutulan ko na ng pusod. Bali after 12 to 24 hours para makadidi sila mga kagre, saka ko na sa putulan ng buntot at ngipin para makadidi sila mamaya-maya konti sa inahin. Yan. Padidiin ko yan sila kagre. Bakit hindi ko sila pinutulan ngayon mga kagre ng ngipin at buntot? Dahil sila ay kailangan nilang dumidi ngayon. Dahil kung putulan ko sila ngayon mga kagre ng ngipin, ay masakit sa kanila yon, ay possible na hindi sila makadidi dahil masakit pa yung ngipin nila. Mas maganda yung makadidi muna sila, busog sila, saka natin putulan kung sakaling hindi sila makadidi ng ilang oras dahil masakit yung pinutulan ng ngipin, ay busog sila. After naman siguro ng mga 4 to 6 hours ay okay na yon, ay okay na yung ngipin nila yan. Yan lang mga kagre. Ayun mga kagre, tapos na mga anak yung inahin nating baboy. Ayun. Meron tayong 8 piraso. Maraming salamat mga kagre sa panonood. At ako, malaki po sa salamat na ako sa Diyos na may 8 buhay. At okay naman yung inahin natin na si Blazy. Ayun. Hindi na masama yung mga kagre sa panganay niya, sa una niyang anak. Na asyam, patay yung isa, may 8 buhay. Yun, okay na yun sa akin mga kagre. Malaking basta salamat na yan. Yun lang mga kagre. I hope may natutunan kayo mula sa aking video. Maraming salamat mga kagre sa inyong panonood. And I hope pakisubscribe and like sa aking YouTube channel, Marlon Agri Vlogs. Salamat mga kagre. Thank you and bye-bye. Hello mga kagre. May good news pala ako. Nadagdagan pala ng isa. Bali, siyam na itong buhay mga kagre. Bali, 10 pala yung anak ni Blazy. Yan, nadagdagan ng isa kahit lumabas na yung inuna na may lumabas pang isa. Yan, thank you Lord. Bali, siyam lahat na biik mga kagre na buhay. Yan. Ayan mga kagre, oh. Kasyang-kasya yung ano, yung ginawa nating farrowing pin na ano,
na ating inahin para di maipit yung biik. Kita ko sa inyo mga kagre. Yan. Yan, relax na relax sila. Pwede hindi. Pwede na hindi gaano bantayan dahil hindi naman sila maiipit niyan eh. Thank you Lord sa ano, successful na panganganak ni Blissy. Blissy. Siyam na piraso, sampu yung anak niya mga kagre. Siyam yung buhay at saka isa yung patay. Ayan. Pero didi na sila.